Welcome back to my channel, Faceless Row here, ang inyong host. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay, sumuporta at mantabay dito po sa ginagawa po nating FLM Comeback Series Vlog. May pag-uusapan po tayo, ito po ay isang payo na sana dati pa nakinig si Ross Martan pamulaklakin. At hindi sana siguro mangyayari sa kanya to kung medyo nag-aalinlangan siya o medyo nalilito siya. Mas maganda siguro kung kumonsulta siya, 'di ba, sa kanyang kumpare. 'Di ba? Magkumari sila eh, 'di ba, ni Doc FLM, dahil yung inaanak, yung anak ni Ross Martan ay inaanak ni Doc FLM. Kaya sana kung ano, no, ito lang sana, no, kung yeah, katulad niyan, 'di ba, sumisikat siya, mas maganda siguro sana kung humingi siya ng payo sa kanyang kumpare. Kasi ano eh, parang inidolo niya si Doc Francis kasi ang pangalan ng team din nila, Team Malakas. Ito po yung pag-uusapan natin, di ba? Gusto, hindi ko na sana ito i-vlog kasi marami na nagbablog at naiko-comment din naman natin at naisasabi ko rin sa ibang mga ano natin, di ba? Vlogging na sana nakinig siya kay Doc Francis Leo Marcos. Pero this time, may nalaman po tayo na pambihira ba naman, no? Ang dami nyo, ang dami, hindi lang dalawa, hindi lang lima eh, ang dami, no, sa team. Tapos magpapalibre lang sa kinain. Parang hindi naman yata makatarungan nyo sa mga negosya, sa mga nagninegosya, nagninegosyo, no, sa mga restaurant owner. Bakit? Eh, kailan, anong taon ba ang ano, pandemic? 2020, di ba? Oh, 2024 lang ngayon. So parang ngayon pa lang rin sila bumabangon, 'di ba? 2 years pa lang na bumabangon. Tapos ikaw naman na nakakaluwag, ang dami mo ng mga properties, may mga bahay ka, ang gaganda ng mga sasakyan mo, may negosyo kang stable, eh hindi ka man lang maging pagpapala doon sa isang restaurant owner na ngayon pa lang bumabangon. O kaya ano, bago, baka bago lang na open lang yung kinainan, 'di ba? So pakinggan natin yung ano, no, yung may mapupulot tayo sa mga sasabihin ni Doc Francis Leo Marcos na wag naman tayong ma-offend, no? Very straightforward to and direct talaga si Doc Francis, pero pag inunawa po natin, ito po ay kapupulutan natin ng aral. So hindi natin patatagalin, tawagin na natin. Syempre, let's welcome our pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Syempre, tignan natin kung merong sound. Okay. Check nga natin ulit. Teka lang, ha? Kasi minsan nawawala yung sound, eh. Ayan, okay. Una. Teka. Tama ba itong sumulat natin na time? Okay, pakinggan natin. Jerome De La Cruz ang buta. Wala na sila maisip na pangalan ng buta. Marian Dunkes, boss, nagre-reklamo din yung restaurant na kinakainan ng Team Malakas dahil hindi sila nagbayad. Na. Pina-sponsor daw. Ha? What? Kahit si Doc Francis nalit. Putek! Nagulat. Yung eh. Kinainan ng Team Malakas, hindi sila nila binayaran? Nagulat eh. Kahit ako nagulat eh. Ako na ka mo magbabayad! Pa-sponsor na kayo kay Doc FLM. Oh. Magkumpare naman sila eh. Ano ba naman? Ano sabi niya, last money na raw niya yung 3,000, binigay pa niya. Ako, meron ako din eh. Oo, oo. ano ba yan? Pakinggan natin siya. Ito to ba yan, Marian Dunkes? Doc FLM. Anong pangalan ng restaurant, Marian Dunkes, na hindi binayaran ni Labador at saka ni Rosmar? Bad shot yan, mga kapatid. Grabe naman. Grabe talaga yan, Doc. Ba yan? Kagulat eh. Si Ross Martan at saka si Lendon Labadol, Labador at saka yung Team Malakas, hindi nagbayad ng kinain? Grabe, no? Eh kahit nga yung mga sikat na artista, hindi naman ganyan. Diba? Sabi ni Dino, Idol, bakit hindi ka kilala ni BBM? Oh, talaga? Bobo ka, putang ina mo, lumayas ka rito. Sa dami na sasabihin mo, puro kabobohan pa. Hindi kilala, gonggong. Ano ba, ba't nasingit pa yun? Gawa ka bagong channel. Lies ka muna dito, ha? Gawa ka bagong channel. Labo mo eh. di ba? Grabe, no? Paano nangyari yun? Hindi ko, hindi ko ma-reconcile sa isip. Bobo? Sa isip ko bobo na hindi na mga tinawa analytic na to. Gawa ka dito yung bagong channel, Doc.
Hindi mo ma-reconcile, no? Oh, Bakit hindi nagbayad. nagbayad Ano eh, no? pangalan? Seafood restaurant po. Napanood ko. Saan mo napanood? Grabe, no? Sandali nga, tingnan nga natin. Sa Facebook ba? Ayan na. Marian? Ah, Team Malakas. Grabe. Imagine mo ah, ang dami mo ng, kung ikaw, marami ka ng na-acquire ng wealth at kumikita ka na, may mga negosyo ka. Di ba dapat maging blessing ka doon sa pupuntahan mo? Oo nga. Tignan mo si Doc Francis, hindi ako nagkukumpara na naman, pero nagkukumpara. Yan. Tignan natin si Doc FLM. Puta ina, hindi talaga nagbayad. Kahit saan siya pumunta, blessing. Kala ko ba malakas? Another kakupala ng Team Malakas. Friend ko yung owner ng isa sa kinainan nila. Here, according sa manager, magulo kausap yung coordinator nila. So ayun, ang dami nilang order and saka na lang na-inform na nagpapa-sponsor Nako. nung inabot na ang bill sa kanila. Even sa serves, no tip. Ha? Mahirap yan. Pa-sponsor, eh, may kulay. Ikaw magpapa-sponsor, eh, blessing. Ikaw nga yung blessing, kaya nga Team Malakas ka eh. Dapat. Tignan mo nga They si... have to pay whatever Yes, it is on the tama. table. Si Doc Francis nagbabayad, nagtitip pa. Ano ba naman yun? Siguro, I don't know, no? Pero, kasi, si Doc FLM, ako sa narinig ko talaga, si Doc FLM ang malakas eh, Ay, di ang ba? dami pa lang in order, oh. Ang daw pagkain. Team nyo yan? Ang kakapal naman ng apog yung sabihin mayamang kayo. Ang kakapal naman ng apog yung sabihin yung bilyonaryo kayo at milyon-milyon ang kinikita nyo. Eh, tapos eh, kung maka-order kayo, wagas, hindi pala kayo marunong magbayad. Naku. Siguro kaya na persona Ang ng ina, grado wala pa sila. akong isyong ganyan. Grabe. Sa lahat ng kinainan ko, minimum pag nagtip ako, 3,000. Diba? Minimum yon. Yes. Minimum 3,000. Kung 3 beses akong kumain sa isang araw, ang tip ko, 10,000. Maraming magpapatunay niyan. Laki. Ay, inis. Eh, yung manggugupit ko na lang, ang gupit, 1,000 eh. Binabayad ko, 5,000 eh. Oh. Ano? Pero wala pa akong... De, bakit ko ginagawa yon? Ginagawa ko yon not because... Oo, anak po si Mary Ann Feliciano. Ayan. Ayan, Mary Ann Feliciano. Mary Ann Feliciano. Ang pwede natin ma-research, mga kapatid. Diba? Ano ba naman niya si Ross Martan? O, eh, napakaraming order na rin, eh. Oh. Eh, grabe, totoo ba yan? Parang hindi nga ako rin makapaniwala, Dok, eh, no? Sabi ni Divans the East, Boss Lodi, try mo naman kumain dito sa G-Food House ng Tagig. Saan yan? Sige, pupuntahan ko. O ba to? Hindi nagbayad ng kinain? Hindi naman siguro nagpo-posto si Feliciano na inastag niya si Ross Martin at si Rendon Labador. Sabi, unfollow na mga ganyang vlogger, wag na rin bumili ng product nila if meron man silang ini-endorso, as simple as that. Sabi ni Mary Feliciano, true, ako talaga I don't trust Rossmar product, saka hindi na ako nakafollow sa kanya. Nainis ako sa mga video niya, parang hinahamak pa niya mga mahihirap, lalo na sa music video niya ko po. Ano ba yan? Ragya. Ayan, sinasabi ko. Oo. Gusto pa naman ng wife ko si ano? Rosmar. Hindi nagbayad ng kinain. Wow. Hindi pala nagbabayad ng kinain. Pambihira. Rosmar. Ayan. Mare. Ayan na. Aba, nipis-nipisan mo naman yung mukha mo. Sorry po. Uy, baka mamaya naliligaw ka na ng landas kung kani-kanino ka nasasama. Ayan. Nagiging garapata ka nung Encantol Lubugan pa nga. Tapos ngayon, nagiging kachokaran mo na yung asong ginagarapata. Ay, madadamay ka talaga. Oo.
Alam mo, ang kasikatan, hindi yan ticket para hindi ka magbayad sa kinain mo. Yun! Totoo yan, yan ang tama. Hindi ganoon. Pinagmamalaki mo, marami kang pera, mayaman ka, 15 million araw-araw ang kinikita mo. Okay, tapos eh, hindi ka magbabayad ng kinain mo. Oh. Ay, nakakahiya yun. Hindi lang sampal sa pagkatao mo yan, sampal sa pagkatao ng buong pamilya mo yan. Aba, ay mahirap maging issue yan, kumain ka, tapos eh, Yung pa hindi ka eh. nagbayad. Aba, baka magka-diarrhea ka niyan. Baka ma-food poison ka. Patawa ako, pero pwede. Clark Chester Kalibo, shout out. Totoo ba talaga to na hindi nagbayad ng kinain? No, kasi according to Mary Feliciano, kakupalan ng ting malakas. Oh, ayan oh. Another kakupalan ng ting malakas, sabi ni Mara Roma. Ha? Iba? Yan ang ano natin. Lahat daw ng kinainan nila doon sa Koron ay pinapa-sponsor nila. Nako po. Kala ko ba? Kala ko ba? Malakas. Mayaman. Oh. Ito si Neptali Ograda. Okay, yun na lang muna na pag-uusapan natin, guys. Hanggang doon na lang. Maraming salamat, Doc. At nakakagulat, no? Ibang, hindi ko, ano eh, hindi ko ma-reconcile sa isip kung bakit naging ganun yung pumalpak doon si Ross Martal, no? At saka yung buong team, no? Pero napakaganda na sinabi ni Doc Francis, no? Hindi ticket ang kasikatan. Para hindi po tayo kumain. Ay, kumain. Para hindi po tayo magbayad ng ating kinain. Di ba? Hindi, ano yun eh, hindi yun ano eh, hindi yun ang para, walang ano, walang free lunch na tinatawag. Dapat, kung tayo yung merong laman ng bulsa at nananagana, hindi dapat tayo ganun. Kasi baka nga, baka ano eh, nagsisimula pa lang yun eh. Natatapos pa lang ng pandemic, 2 years pa lang, magti 3 years. At kung tayo naman ay nakakaangat sa buhay, eh, ba't hindi natin sila pagpalain? Katulad ng ginagawa ni Doc Francis Leo Marcos, gumagastos po siya ng million-million. At pag kumakain po siya sa restaurant, nakikita natin yan, di ba? Nagtitip siya, pinopromote niya yung pagkain na walang bayad. Di ba? Hindi siya yung magpo-promote ng pagkain at tas libre. Walang ganon. Ang ganda na sinabi niya, no? Hindi ticket ang kasikatan para free yung pagkain natin. No? At hindi tayo magbayad. Hindi po, wag ganon. Tama. Tama. Agree ako dun kay Doc Francis. At yung mga artista nga, eh, di ba? Mga sikat na artista, hindi naman ganon. Nagbabayad sila. Hindi lang ano eh, hindi lang dalawa, tatlo, kundi isang buong team, napakarami nila, tapos libre. Ang nakakaano pa dun, yung sinabi kanina na halos lahat ata ng restaurant ay ganun ang ginagawa nila. Nagpapa-sponsor sila. So sa isang restaurant, siguro kung may miscommunication, ma-resolve. Pero kung sa isa, dalawa, tatlo, tapos ganun pa rin ang communication, may problema na yun, di ba? So kaya sila siguro na persona non grata. So hindi na sila welcome diyan sa buong Palawan. Hindi lang sa isang lugar eh, buong Palawan. Palawan, Palawan. 'Di ba? Naging Ponsya. Okay. Ano matututunan natin diyan? Dapat kahit saan tayo papunta, maging blessing tayo. Tayo yung magbigay. Biro mo, bilyonaryo ka, ang laki ng kinikita mo, meron kang mga sasakyan, properties, ang gaganda, pero yung pagkain hindi natin mabayaran. Anong dapat gawin natin? Kung tayo naman ay sobra-sobra, katulad na sinasabi ko, at pinapakita ng ating pandemic hero, no, siya yung nagbabayad, ganun dapat. Diba? Blessing. Diba?
Okay, yun ang matututunan natin dito. So maraming salamat Doc Francis Leo Marcos sa iyo pong paglalahad ng mga ano ng mga biglaang may nag-comment kasi sa comment section kaya niya na content no na sabi to kasi yung pagko-content ni Doc Francis ay ano siya spontaneous no kung ano yung mga nakasulat doon yun nabibigyan na niya ng reaction kaya ang ganda nung quick and brief advice kay Rosmartan Pamulaklakin. So, yun lang, no? Naway may natutunan tayo. At maging pag, ano tayo, pagpapala kahit saan man tayo pumunta, okay? So, ito po si Faceless Ro na nagsasabing huwag po nating tigilan sa prayer, syempre, ang ating pandemic hero. At salamat po sa inyong pagmamahal dahil naniniwala tayo na malaki po ang magagawa niya sa bansa Pilipinas. Okay, so salamat sa lahat ng mga nagbabackup sa kanya sa FFCI Worldwide at syempre patuloy natin siyang suportahan sa kung ano man ang kanyang mga plano o kung ano man yung kanyang advokasya sa dami ba naman ng mga scammer at nais siyang pabagsakin eh kaya nga tinawag na hinirang ng langit, no? You cannot beat the good man. You cannot beat the love man down, no? Babangon at babangon yan. At marami yung gagawin. At marami yung ma-accomplish. Okay? Salamat sa lahat na nagmamahal, na nagmamahal kay Doc Francis Lay Marcos. Okay? Magpalain po kayo ng Panginoon. At syempre, salamat din sa lahat na nagmamahal kay Faceless Ro. Okay, kita-kita muli tayo sa ating susunod na episode. Dito lamang sa ating YouTube channel. God bless guys. Bye-bye.